Nasalta pa, hindi ko bukas ang bintana. Gandang-ganda po ako talaga din sa orchids na aray. Ano? Mga busog na? Ha? Good morning mga kabrasa, panibagong araw, panibagong vlog na naman po natin ngayon. At si Hali po ay iyan. Dito po sila natulog na mag-anak at kami po ay walang kasama at wala po si Tatay Roman. Aray! Reco Bebe! Sa awa po ng Diyos, maganda po ang panahon at ang mga bulaklak ko po inagbukahan kagabi, hindi ko po natingnan. Nakakalimutan ko na po at ako po ay maagang natulog kagabi. Yan, nakapagbukahan na po. Bulaklak ng aking Queen of the Night. Pero marami pa naman pong susunod. Ayan. Madami pa. Yun ah, yung naririnig po pala ay nakabuka na rin. Yun. Hindi ko na po na anuhan kagabi eh. Pero marami pa naman. At yan nga po ang aking mga halaman. Hindi pa rin po nasibol ang aking punlang papaya. Ang tagal sumibol. Yan po ang aking mga aglumena. Hile-hilera po dito sa likod. May mga puti-puti po sila. At dahil po nang kapag-finish po doon sa loob ng kaunti, ang pagpapalitada. At yan, may mga bulaklak pa rin. Ang ganda po ng bulaklak na ito. Yan, malago na rin po ang halaman kong yan. Yan pong aking, hindi ko po talaga malaman kung ano pong pangalan ng halaman kong ari. Nakalimutan ko na. Gayon po talaga yata ang natanda na. At ang aking pong orchids, bumuka na po lahat ang bulaklak. Gumanda na po lahat ang mga halaman ko at dahil nga po ng naulan ang akin pong Cadena de Amor, akala ko ay namatay. Ayun po pala, kaya lang gayon naibo po ang ugat dahil ito po basta naibo yan, nasira na po yung paso, yung pinagtatamnan hindi ko po naayos, wala pa pong pasong paglilipatan. Nagbulaklakan na rin po ang aking Cadena de Amor. At ang sili ko po, tingnan niyo po naman. Nakakatuwa at ang dami na po uling bunga. Oh. Bat-bat po yan ang bunga ngayon. Yung pong naunang bunga ay naghinuga na. Ayun, sa baba. May sukay na po kami ng sili namin yan. At ang aking pong bougainvillean violet ang bulaklak. At may mga bulaklak na rin po. Oh. Dito ko po siya inilagay sa naaarawan at para po mamulaklak nga. At dahil pag ito po ay kanlong, nalago lamang, hindi po nabulaklak. Pero dapat po ariin, nilalayo ko po din sa may sili dahil nakakanlungan po ang sili. Baka po ilipat ko pa rin ng tayo para pong dapat i-dini sa bandang ari. Pero masasanggahan naman po ang bintana. Yan ang aking gumamelang maliliit ang bulaklak. Ang aking pong Pasko, parang bubulaklak na rin. Matagal pa po ang Pasko. Yan, ang gumamela ko pong dublihan na kulay dilaw.
Ay, ari po ngayon ang yon, may buko naman. Yun pong malalaki ang bulaklak. Yan, ang akin pong kangkong, pinanguhanan ko kagabi, inilahat ko po sa sinigang na isda. At ito pa rin po ang mga sili, naririto pa rin. Yan. At ang patani ko po, napakalago na. Palibasa po yung mataba ang lupa ng napagtaniman. Bakit kaya ari eh? Ay, napag-anuhan ari ng manok. Napagpulpugan, kaya gayon. Ako po yung may hinahanap na manok na nalimlim. Hindi ko po malaman ko saan nalimlim. Tingnan niyo po ang lago ng aking patani. Ang lago. Ang mga ube, nagsuluyan na naman po lahat. Tingnan niyo po, may bisita kami. Maaga pong nagutom. Ang ulam ay isda at mangga. Kain po. Eh, huwag kang munat, maaga pa. Ang dami na naman pong nalimot na mangga din sa likod bahay. Bakit bagsak pa yun? Tambak ang mangga eh. Tambak ang mangga. Dami. At yung pong passion fruit, yun, tambak din po doon sa labas. Hindi ko pa nalilimot. Ang dami ng mga limoting pagkain. Nagutom yata sa paghihila ng kumot ang bata. Ang agang kumain. Naluogan ka? Ay, inom na tubig. Kainaman na pong daldal ng aming batang are. Nang, mag-good morning muna. Bibi, dala ni Papa ang... Bibi, dala ni Papa ang cellphone natin. Nadala ng Papa mo ang cellphone nyo. Dala ni Papa ang cellphone. Po si Camille, gising na pala. Gising na pala. Abay nguya, ang kinakain mo. Oy, bata. Aba. Nguya, yan. Wala tayong tinapay. Ano, Neng? Bebel, ako tinapay. Saan? Bibili ka tinapay? Bibigyan mo naman ng inay. Kami po yung nagkakape muna. Ayan po si Hale. Ano Hale yung pinagkakabisihan mong iyan? Namin pa. Agang-aga, tambak ang mangga sa lamesa. Uy, ano yan? Ano yan? Aba, maagang magkulay. Maagang magkulay. Pero bilin eh, ay si Camille tulog pa. Nahingi na ng patoka ang mga manok. Magbubukas po muna tayo ng bintana para po lumiwanag. Kadilim po eh. Tanghali na rin eh. Dilim po dito sa loob kung sarado ang mga bintana. Itataas muna po natin ang mahiwagang trapal. Yeah. Nakita na ang labas. Wala pa po maipagpabintana din eh. Kaya trapal po muna.
Meron pang isa. Kauwi na po ang mag-ina sa kanila. At mag-i-miss daw po muna. Yan pa, ang bubuksan natin. Kung isa'y bukas na, ano po'y hindi pa. Kaya ito po ako din eh, sa upuan. Kahirap po ng maliit. Nasa rata pa, pag magbubukas yung bintana. Uy, magpapakain na po uli ng mga baboy bago po magwalis. Para hindi po masyadong mapagod ang kamay dahil pag po magwawalis muna bago magpakain ng baboy, kaya po napapasma ang kamay. Ay, masakit na nga po ang aking pulso. Ay, tingnan niyo po naman ang tambak ng mangga sa lamesa. Oh. Bukod pa po yung isang ipinakita ko sa inyo. Are po yung Indian mango. Dami. Mga alaga ko po yung mga nag-iintay na. Yan. Mga manok. Yon. Narinig na po ng beek ang aking boses. Basta po narinig ang aking boses. Agad eh, hingi ng pakain. Alam na, alam na. Alam niyo po ba dito sa amin eh, pagpasok niyo pa po lamang ng aming harapan ay ang bango na. Dahil po dito. Tingnan niyo po ang mga bulaklak. Ang dami. Bulaklak po yan ang sampagita. Ang dami po ng ibinulaklak. Ang bango. Ang nakakatawa pa't ang dami niya pong ibinulaklak ngayon. Dati po yung pa isa-isa laang. Ngayon po ang dami. O, yan ang lalaglag na po sa aming harapan. At pati naman po, aray. Oh. Siguro po kita ninyo ang dami. Nagbulaklakan po lahat ang aking halaman. Pati po yung aking Santa Ana, oh. Nagbulaklakan din po lahat. Ah, ito po. Yung mga dalawang bulaklak na 'yan, ang ganda ng bulaklak. Pati po aray. Yan. At ang aking gabi-gabihan, sumibol po ulit. Ang ganda ng kulay ng dahon. Yan pa. Ang mga dancing lady, mga rose. Yan. Yung orchids ko pang puti. Ang aking kamantigi. Tingnan niyo po ang dancing lady ko. Tabi-tabi po ang bulaklak. Yung pa sa baba. Po, oh. Ayan, oh. Ang lalaki din po ng bulaklak ng aking Santa Ana. Ang po mga queen of the night. Hanggang sa kaita-itaas ay meron. Yan, nagbulaklakan na nga po yan. Yung mga nandito po sa mabababa, yung malalaki na. Ang dami pa po ng buko. Ang iba pong kahanggan namin nagpapakain pa ng baboy. Wow. Lahat po'y nagbukahan, are. May isa pa palang hindi. Gandang-ganda po ako talaga din sa orchids na aray.
Ganda ng bulaklak. Mamaya po ako yung mga ngahoy at ubos na po yung kahoy na iniwan po ni Tatay Roman sa akin. Wala na po kaming gagamitin sa pagluluto. Saglawit ang mga bulaklak eh. Ang aking akyat yaman, umakyat na po sa langka. Ang lalapad ng dahon. Nakakatuwa. Sa iba po eh, ang dahon nito ay ang liliit. Dito po sa amin eh, sobrang lalaki. Ang lalaki ng dahon. Siguro po yung mataba ang lupang napagtamnan. Kaya po gayon. Aking ginseng, ang lalapad rin ng dahon ngayon. Ang sipag po ng ibinulaklak ngayon, may ari po yung nakabulaklak na yun, may sunod na po ulit. Yun. Meron pa po ako din yung isang puno. Sa harapan, ari po. Yung palmera ko, malaki na. Iba pong klase ito ng palmera. Meron pa po ako doon yun. Ari pa. Iba pa po daw yan sa palmera pong malalaki ng are. Ari pong malaking po ng are. Marami pong tabi-tabing are palmera. Bulaklakan na rin po ng bulaklakan. Kaya po ang bango dito sa aming harapan. Dami ng bulaklak. Ang dami ko na naman pong napulot na mangga, oh. Tingnan niyo po naman. Mga bagong pulot ko po yan, oh. May mga dakta pa. Bagong patak. Oh. Yan pa, ang manggampi ko. Nangangain si Bornok ng abokado. Bornok, masarap? Ha? Ngayon po, nangangain ng abokado si Bornok. Hindi mo makuha? Oo, kaya naman eh. Hi, rabbit. Ano, busog na? Kumain na? Kumain na. Ikaw? Ha? Busog na rin. Medyo maulap na naman po. Kanina po'y nag-aambo na naman. Aba, may puso na po uli ang saging. Oh. May puso na po ulit ang saging. May maiigata na po uli na puso. Yung pong dalwa di ang puno na may bunga ay ano, natumba. Nahinog na po. Yung natumba po yung nahinog na yun, tinutuka na po lamang ng manok doon sa baba. Shhh. Malalaki na ang bunga ng kalamansi. Malalaki na ang bunga ng kalamansi. Ang dami na po dyang napanguha. Ano, tabi-tabi ang bunga. Yung pa, oh, ang dami. Nakakatawa po, ang dami ng bunga. May mga maliliit pa. May mga maliliit pa. Papaya, malapit lang ang pagkuha at ang dami ng bunga. Pag kami po ay nagpapais ng isda, yan dito lang kami nakuha ng dahon at malapit po sa puno ng saging. Ang mga ubi ay malalago na uli. Naggapanga na po ulit sa mga puno. Ang kalamyas naman ngayon ang walang bunga dahil tag-ulan na po. Pero doon po sa baba, ang dami pa ng bunga.
Ang mga baboy, nakahapunan na. Ayan. Abay, nagsisimot pa rin eh. Nagsisimot pa rin kayo? Ah! Ano? Nagsisimot pa rin. Mahigpit. Kayo? Ano? Mga busog na? Ha? Ayan po, Ma'am Dani, ang inyo pong baboy. Si Luwa kaya, nakahiga na. Ayan, baligwas na. Baligwas na. Ano, Luwa, tutulog ka na? Maaga pa? Luwa? Obo. Ano? Ha? Si Luwa po eh, isang buwa na po uling buntis. Awa po ng Diyos. Isang buwa na po ulit siyang buntis. Luwa! Na? Bait naman ang aming Luwa. Bait naman ang aming Luwa. Yon. Ala, busog ka na rin. Kumain ka na na. Na. Nilugunan ulit. Kinis na kinis eh. Kinis na kinis. Magandang hapon mga ka-brush up. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsubaybay hanggang sa dulo ng aming vlog. At saan man kayo naroroon, mag-iingat po kayong palagi. At shout out po sa mga lahat ng silent viewers, sa mga subscribers, sa mga sponsor. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsubaybay hanggang sa dulo ng aming vlog. Bye-bye and God bless.